pag-aalsa sa Luzon, pag-aalsa ni Lakandula. Ang pag-aalsa ni Lakandula ay nangyari noong 1574 nang salakayin niya ang mga Espanyol sa Tondo dahil inalis ng Gobernador General Quido de Lavizares ang kanyang mga karapatang tinatamasa na ipinagkaloob sa kanya ni Miguel López de Legazpi. Ilan sa mga karapatang inalis sa kanya ay ang hindi niya pagbayad ng buwis at patuloy niyang pagmamay-ari ng mga lupang ninanapan niya sa kanyang mga ninuno. Ang mga katutubo ay pinagmalupitan ng mga Espanyol at pinamkam ang kanilang mga lupain kabilang ang pagmamay-ari ng pamilya ni Lakandula. Pag-aalsa ni Diego Silang. Nagsimula ang pag-aalsa ni Diego Silang noong 1762 sa Vegan dahil sa katiwalian at pang-aaping naranasan ng kanyang mga kababayan mula sa mananakop. Nagsimula ang kanyang pag-aalsa nang siya ay dakpin at ikulong ng mga Espanyol nang magpetisyon siyang alisin ang pagpataw ng buwis. Siya ay pinatay ng kanyang kaibigang si Miguel Vicos. Pinagpatuloy ng kanyang asawa na si Gabriela Silang ang kanyang ipinaglalaban. Nahuli si Gabriela at binitay. Pag-aalsa ni Francisco Maniago. Siya ang namuno sa pag-aalsa sa Pampanga noong 1606 na po. Sa paglalayong tutulan ang mapangabusong sistema ng pagbubuwis, polo, bandala at ang hindi pagbabayad ng Espanyol sa mga bigas na kinuha sa kanila. Hinimok din niya ang taga-Pangasinan at Ilocos na makiisa sa kanyang pakikipaglaban. Ngunit humina ang kanyang pwersa nang ang mga kapampangang taga-Makabebe ay tumiwalag sa kanyang samahan. Pag-aalsa ni Andres Malong. Si Andres Malong ang nanguna sa pag-aalsa sa Lingayin, Pangasinan noong 1606 na po. Dahil na rin sa paghimok sa kanya ni Francisco Maniago. Tinutulan din nila ang sapilitang pagtatrabaho at paggawa ng mga galyon. Kinaslang niya ang mga malulupit na Espanyol. Nagpadala din siya ng kanyang mga sundalo sa Pampanga at Ilocos upang tumulong sa pagkipaglaban sa mga lugar na ito na naging dahilan naman para humina ang kanyang puwersa. Nandakip siya ng mga Espanyol sa Binalutungan, San Carlos at Pinaslang. Pag-aalsa ni Juan de la Cruz Palares. Noong 1762, nagsimula rin ang isang pag-aalsa sa Binalutungan, Pangasinan, sa pangunguna ni Juan de la Cruz Palares. Ang sanhi ng kanyang pag-aaklas ay ang pagmamalabis ng mga Espanyol at ang di makatarungang paglikom ng buwis. Noong 1764, nang umalis na ang mga Ingles at nang magapi si Gabriela Silang, ay tinugis ng mga Espanyol si Palares hanggang siya ay nahuli at binitay noong Pebrero 76, 1765.